Minsan, nagiging biased na ang mga tao kapag may naririnig na balita na may serial killer. Ang pumapasok sa isip ay malamang isang tambay, lulong sa bisyo at walang destinasyon ang buhay. Minsan pa nga ang hinahanap natin yung hindi maganda ang hitsura at marumi. Para bang hindi marunong gumawa ng masama ang mga disente at malilinis na tao. Subalit ang nangyari sa Pampanga noong 2010 ay malayo sa pangkaraniwang nangyayari. Para itong sorpresa sa lahat dahil hindi mo iisipin na ang may kagagawa ng krimen ay isang taong napakaamo ng mukha at may trabaho pa. Nagsimula ang lahat noong July 12, 2010. Isang Canadian national at ang kanyang live-in partner ay nakitang wala ng buhay sa kanilang apartment sa Oasis Hotel sa Clarkville Compound, Angeles City, Pampanga. Si Geoffrey Allen Benon, 60 years old, at si Abigail Helena, 20 years old, ay may mga tama sa ulo at ang kanilang mga mukha ay tinabunan ng kung ano-anong mga bagay. Matapos ang apat na araw, isang British national naman at ang kanyang ka-live-in ang binaril sa ulo. Si James Bolton Porter, 50 anyos, at si Melissa Madarang, 22 anyos, inatagpuan ding patay at tinabunan din ng iba't ibang bagay ang mukha. 11 araw ang nakalipas, July 27, 2010. Isa na namang dayuhan ang naabutang patay kasama ang asawa nito. Si U.S. veteran Albert Mitchell at si Janet ay parehong basag ang bungo dahil sa tama ng baril. Sa Hensonville subdivision naman sila nakatira, sa Angeles, Pampanga pa din. Subalit sa pagkakataong ito, hindi lang mag-asawa ang pinatay. Kasama dito ang kanilang katulong na sina Isabel Fajardo at Marisa Prado, pati na din ang kaibigan nilang si Yulberto Vergara. Katulad din ng sinapit ng mga amo nila, basag din ang bungo ng mga ito at tinabunan din ang mukha ng mga bagay na iba-iba. Ang nangyaring krimen ay may iba pang pagkakatulad maliban sa paraan ng pagkakapatay nila. Parehong may mga dayuhang biktima at may Pilipinang kinakasama o asawa. At pareho silang pinagnakawan ng mga electronic gadgets. Dahil sa mga pagkakatulad, hindi na pwedeng ipawalang bahala ng kapulisan ang mga nangyayari. Mayroong serial killer na pag-alagala sa Angeles, Pampanga at parehas lang ang binibiktima. Mga dayuhan sa lugar. Ayon sa interview ng isang istasyon ng TV kay Senior Police Officer 3 or SPO3 Eduardo Tolentino ng Angeles PNP, tinuturing nila itong sensational crime dahil sa pagkakasangkot ng mga foreigners. Mayroon na silang sinusundang pattern, ang kailangan na lang ay ebidensya at saksi para malaman kung sino ang kriminal. Ang problema, wala silang nakitang forced entry sa kahit isa sa tatlong bahay na pinagnakawan. Imposible namang naiwang bukas ang tatlong bahay at nagkataon lang ang lahat ng pagkakapareha. Ang ibig sabihin nito ay kakilala ng mga biktima ang killer. Bumuo ng isang task force si Tolentino para tutukan ang problemang ito. Importanteng madakip ang may sala para matanggal na ang kaba ng mga tao na baka sila na ang susunod na biktimahin. Mabuti na lang at may mga sumulpot na mga tao na posibleng maging saksi. Ang gwardiya sa Hensonville Subdivision ang unang nagbigay ng kanyang salaysay. Detalyado ang kanyang mga sinabi na nagumpisa sa lalaking nakita niyang papalabas ng subdivision mga alauna o alas dos ng hapon. Naalala niya itong pumasok na walang bitbit
Pero nang paalis na sa lugar, ay may dala na itong laundry bag. Si Angelito Prado, ang security guard, ay mabilis na nakapag-isip at hinarang ang lalaki. Sinabihan itong manatili muna sa guardhouse habang kakausapin niya ang may-ari ng bahay na pinuntahan ng lalaki, ang mag-asawang Mitchell. Nagkataon ang kapatid niya ay nagtatrabaho para sa mag-asawa, kaya natural na may malasakit siya sa dalawa. Wala siyang kasama sa guardhouse, kaya ang tanging niya lang pwedeng gawin ay paupuin ang lalaki sa loob at magmadaling pumunta sa bahay ng mga Mitchell. Nagimbal si Angelito sa naabutan sa loob ng bahay. Una niyang nakita ang mag-asawa at sumunod naman ang kanyang nakababatang kapatid na si Marisa. Katabi nito ang dalawa pang katawan na naliligo sa dugo. Dali-daling bumalik si Angelito sa guardhouse pero wala na dito ang pinaghihinalaan niyang sospek. Nang tumawag na sila ng pulis para i-report ang nangyari, sinabi na lang ni Angelito ang kanyang nalalaman. Ibinigay din niya sa forensic sketch artist ang naalala niyang hitsura ng lalaking posibleng siyang pumatay sa mag-asawang Mitchell at ng kanyang kapatid. Mula sa ibang pinangyarihan ng krimen, may iba ring mga tao ang nagbigay ng kanilang mga description sa mga taong nakita nila noong mga araw na nangyari ang pagpatay. At nang ikumpara ng mga pulis ang itsura ng nasa mga drawing, malaki ang pagkakahawig ng itsura ng isang lalaki. Ito ang parehong lalaki na hinarang ni Angelito. Dito na humigpit ang paniniwala ng mga otoridad na ang pumatay sa lahat ng biktima ay iisang tao lamang. Subalit ang malaking katanungan ay pareho pa din. Sino ang lalaking ito? Ilang araw pa ang nakalipas, wala pa rin nakukuhang impormasyon ng mga kapulisan sa pagkakakilanlan ng sospek. Ngunit isang araw, dumating ang isang pamangkin ng mga Mitchell na si Maris Andraneda. Tumara ito dati sa bahay ng mga namatay. Nang tanungin siya ng mga pulis kung namumukaan ba niya ang lalaki sa cartographic sketch, ay agarang tumango ito at nagbigay ng pangalan. Mark Dizon. Sino si Mark Dizon? Base sa kwento ni Maris, nakilala nila si Dizon mga taong 2002 pa. Malapit na ito sa mag-asawa dahil palagi na itong tinatawag para magpaayos ng mga sirang gadgets. Nang tanungin ng mga pulis si Maris kung pwede pa ba itong magbigay ng karagdagang description sa pisikal na hitsura nito, ay mas maganda pa dito ang binigay ng dalaga. Ipinakita niya ang litrato ng binata na nakalagay sa social media account nito. Nagkataon na alam ni Maris ang Facebook account nito, kaya nagkaroon ng pagkakataon ng mga pulis na i-print ang picture nito. Nang ipinakita naman ito sa iba pang mga saksi, ay positibo rin itong kinilala. Ito na nga siguro ang hinahanap nila. Nag-imbestiga ang kapulisan tungkol kay Mark. Sa unang tingin kasi, hindi ka magdududa dahil maamo ang itsura. Nalaman ng kapulisan na maliban sa pagiging computer technician, ay isa rin itong reflexologist. Base sa profiling ng mga pulis, maaaring kinaibigan niya ang mga dayuhan para sa kanya magpaayos ng mga sirang gamit. Maaaring siya rin ang nag-update ng mga computers at gadgets ng mga biktima. Nang makilala na nila ng lubusan ang pagkatao ng binata, ay agad gumawa ng plano ang kapulisan. Una nilang kinausap ang magulang ni Mark para makipagtulungan sa kanila na pasukuin ito. Sinabi ng ama nito na si Mang Traudio na sinabi raw ng anak niya na sasali raw ito sa New People's Army. Hindi masiguro ng kapulisan kung gusto nga ng magulang ni Mark na tumulong
o kumakampi ito sa anak nila. Pero sa puntong yun, ang leader ng task force na si Colonel Bautista ay may naisip ng plano. Gagamitin nila ang kwento na sinabi ng ama nito, ang pagsapi sa NPA. Habang nagpaplano sa mga gagawin, si Dizon naman ay nakatanggap ng paanyaya mula sa NPA para magkita at para magkakilala. Nagbigay ang mga ito ng araw at oras. 5 araw matapos paslangin ng mga Mitchell, nakipagkita na si Dizon sa mga NPA para makaalis sa lugar nila. Alam na niyang kilala na siya ng mga kapulisan. Pagdating niya sa sinasabing tagpuan sa San Fernando, La Union, laking gulat nito na hindi pala rebelde ang naghihintay sa kanya kundi mga kapulisan at warrant of arrest na galing sa Angeles City Regional Trial Court. 7 counts of theft with murder ang inabot sa kanya at pagkatapos ay pinusasan na. Pagkabalik sa Pampanga ay dinetain si Dizon sa Angeles City District Jail. Tahas ang pinasinungalingan ni Dizon ng mga bintang sa kanya at pinagpipilitan niyang wala siya sa pinangyarihan ng krimen ng mga araw na yun. Dumagdag pa ang tatay nito na nagsasabing hindi kaya ng anak nito ang pumatay. Maaari pa daw magnakaw ito dahil isa raw itong kleptomaniac pero hindi siya naniniwalang may kakayanan itong pumatay. Ngunit kahit anong tanggi nito sa mga paratang, nakadepende na sa huwes kung paano niya titimbangin ang mga ebidensya at testimonya ng mga saksi. Desidido ang mga expatriates na tapusin ang kasong ito. Nagambagan pa ang mga ito at umabot ng 100,000 pesos na nalikom nilang pera para sa reward ng pagkadakip nito. Nang mahuli ito sa La Union, may dalang .38 caliber revolver na may 8 bala at 1 cellphone ng suspect. At sa kamalasan niya ay may lumitaw na may-ari ng 1 pawn shop na pumunta sa pulis para isurrender ang mga bagay na di umano ay isinangla ni Dizon sa kanya. Isinurrender nito ng 26 ng September ang 1 laptop, camera at cellular phone. Maaring pag-aari ito ni Porter na pinatay noong 17th ng September. Isinangla daw ito ni Dizon 4 araw matapos paslangin sina Porter at kinakasama nito sa halagang 20,000 pesos. Ang duda ng otoridad ay plano ni Dizon na gamitin ang mga gadgets ng mga pinaslang para magkaroon ng access sa bank accounts ng mga ito. Subalit binawi rin ito ni Colonel Bautista dahil wala naman daw itong ibang kasama at hindi siya naniniwalang kaya ni Dizon na makapag-isip ng ganitong ideya. Sadyang kontento na ito sa mga nakuhang mga gadgets at ang pinagbentahan nito. Ang isinampang kaso laban kay Dizon ay ginawa ni Zarina, anak ng huling mag-asawa na pinaslang. Desidido si Zarina at ang iba pang mga kaanak ng iba pang biktima na mapakulong si Dizon. Subalit magpahanggang ngayon ay hindi pa rin nabibigyan ng hatol ang kaso laban dito. Patuloy pa rin ang paglilitis kahit na 12 taon na ang nakalilipas. Masakit para sa mga pamilya na hindi nagkakaroon ng closure dahil hindi matapos-tapos ang kaso kahit na ang ebidensya ay nagtuturo sa suspect.